holidays. Pag Chinese New Year, meron din silang, kumbaga sa atin, Christmas decor. Sa kanila ganyan, mga pula-pula-pula, pati mga sabit-sabit, pula. Yan, isa yan sa kanila na Chinese New Year decor. Tapos sa Bandaro naman, ayun, nakikita natin ang mga iba-ibang lugar. Patos, ayan. Ang haba niyan guys, ang ganyan sa dulo. Kasi sinasamantala nila habang close ang mga shop. Habang close yung mga shop, napatakita natin nila yung mga nito. Oh. Bago yan, kumbaga mga old stuff siguro yan. Ganda o. Oh. Pero hindi ko lang alam kung talagang original or mga kumbaga class A. Yan. Siguro class A lang to. Hindi ko siya masyado yung pinaka-original. Ganda niya. Ganda niya guys. Bibili mo sa labas yan. Yan. But how much this? 100 plus 100 plus 80. Oh, $80 daw, magkano din sa atin yun. Eh, yung bili ko nga, ano yun eh, bili ni Jam sa akin, regalo niya, 400 plus eh. Matatak nun. Bitatak din yun eh. Pero ang ganda ha, 100 lang ha. Ganda niya. Check ko muna guys, saka baka bilhin ko. Ito nga eh, ito halatang local lang. $80 lang siya. Pero yung original dito pag bibili mo sa shop, nasa mga more than 1,000. Ito kasi class A lang to eh. Hindi to yung pinaka talagang original. Pero maganda siya guys. Siguro kung bibili mo siya sa shop to, nasa mga 500 something. O kung mo sa labas lang, kumbaga sa bangke-bangketa, ano yan, siyempre, magsak presyo yan. Ayan, para maubos yung paninda nila. Kasi after ditong Chinese New Year, 4 days lang naman yata yan, no? 3 days. Wala na yan. So, kaysa sa hindi nila mabenta, benta nila ng mura. Okay, guys. Ayan, pag Chinese New Year. Ayan. Ayan, mga tinda. Kumbaga sa ating Christmas decor, yung Christmas decor, ibang klase, no? Sa kanila yan. May mga meaning yan eh. May mga words yan eh. Yan, yan. May mga words. May mga meaning. Ayan. Ang dami kasi silang pamahiin eh. Oh, hindi natin alam kung ano-ano ang mga pamahiin yan. May mga ganyan oh, sukot-sukot.
palaw ito. Saka mabilis sa kanila ngayon yung mga chocolate. Yan, mga pang-regalo ba? Pang-regalo. Saka yung red packet sa kanila, yan. Yung red packet. Ang ganda naman ang red packet. Meron na kasi ako sa bahay eh. Ang cute naman. Ito din, oh, red packet din siya. Ang cute naman oh. Iba-ibang klaseng red packet. Ito din ang cute oh. Ang ganda oh. Parang wallet. Yan. Lucky daw kasi pag red, may red packet ka ma-receive. Ako madami-dami na rin yung na-receive ko kahapon sa trabaho. Nakailan na rin ako noon. Ito yung pinaka-Christmas rin nila. Tunay yan, guys. Yan. Tusok nila sa ano, gawin nilang puno tapos sasabitan nila ng mga red packet o ano yung mga lucky charm. Yan. Kumbaga sa atin, Christmas tree. Tulad yan. Yan. Yung mga nakasabit. Yung shop na ano, Park in Shop. Supermarket. Yan, pag Chinese New Year, ano yan yung mga nakabitin-bitin na yan. Yan. Di ba? Yan ang mga decor nila. Yan. Ayan. Bawat ano nila may, ano yan, may nakasulat. Chinese New Year, lumalabas yung mga ganyang sintunis na maliliit. Ayan. Almost sarado dito yung mga shop. Ayan, kasi pag Chinese New Year, mga sarado. Ilan lang ang bukas. Ayan guys. I-share ko ang aking na-receive na lycee ngayong Chinese New Year. Kahapon yan, bago ako ngayon holiday ko. So ito, na-receive ko to kahapon. Buti na lang inabot ng Chinese New Year pa yung working day ko. At least meron akong lycee. One, ito yung galing sa company namin. Hindi naman malalaking magbigay ang mga i-check, pero hindi yun ang importante. Ang importante, binigay naka-receive tayo ng red packet. At yan ay lucky. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, ang aking na-receive kahapon. So, ayan guys, ang mga Chinese, pagdating ng Chinese New Year, nagmimigay sila talaga ng red packet. Kasi, ewan, nakasanayan na nila yung tradition nila yan eh. So, lucky yan. Pag na-receive mo, red packet, lucky yan. Ako kasi, hindi ko pinagagastos to. Kaya minsan, naiipon ko dyan, ayun, nahihingi naman ni Jam kasi gusto niya marami din siya red packet. So, ito mapupunta lang kay Jamaica. Share natin ng blessing.